UP students, ma-expel na mula sa University of the Philippines at maaaring makulong dahil sa paninira nito ng government properties. Vice President Sara Duterte, dapat may gawin ng aksyon sa mga estudyanteng ito dahil sayang ang ibinabayad ng mga Pilipino para sa kanila. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Dapat panghimasin na ng rehas ang mga kabataang yan upang magtanda. Umusok sa galit ang ilang mga estudyante ng University of the Philippines kaugnay sa panawagan ng taobayan na sipain na sila mula sa naturang universidad at kung maaari ay ikulong matapos walang habas na pagbabakbakin at sirain ang ilang government properties. Ang ginawa ng mga estudyante ay kabahagi sa kanilang isinagawang kilos protesta sa labas ng Quezon Hall bilang pagtutol sa desisyon ng UP Board of Regents na ihalal ang bagong chancellor ng universidad na si Edgardo Carlo Vistan II. Ayon kasi sa kanila, mas karapat dapat sa naturang posisyon ang dating chancellor na si Fidel Nemenzo. Binaliwala rin daw ng mga regents ang kanilang nagkakaisang panawagan dahil sa pagboto kay Vistan. Narito ang ulat at ang video ukol sa kanilang nakakakulong dugong ginawa. Mga estudyante, tinutulan ang pagkakatalaga sa bagong UP Chancellor ng UP Diliman. Humingi ng paliwanag sa UP Board of Regents ang mga estudyante ng University of the Philippines o UP tungkol sa pagkakahirang kay UP College of Law Dean Edgardo Carlo Vistan II bilang 12th chancellor ng Diliman Campus. Sumugod sa Quezon Hall ng UP Diliman ang mga estudyante at iginiit na dapat ipaliwanag ng BOR ang kanilang pagboto at kung paano napili si Vistan. Umaasa ang mga estudyante na si dating UP Diliman Chancellor Fidel Nemenzo ang mapipili dahil maraming estudyante at faculty members umano ang sumusuporta rito. Iginiit ng mga ito na ang Board of Regents ay hindi demokratiko, hindi raw naging transparent at binaliwala ang boses ng UP community. Bunsod nito, hindi napigilan ng ilang mga netizens na maglabas ng hinalakit at saloobin sa mga estudyanteng pinapaaral umano nila sa pamamagitan ng kanilang mga buwis. Anila, kung magpapatuloy at mas lalala ito, mas makabubuti para umanong isara na lamang ng tuluyan ang UP dahil lumalabas na mas matapang pa sila kesa sa kanilang mga superior. Pambabatok pa nila. What kind of government scholars are these? Seems they are more powerful than their superiors. These are the kind of students that money spent by our government for their education is a big waste. Migali, what kind of students are we producing? I graduated from UP and I am now a law dean, but I can never tolerate this kind of behavior from students. Destroy government property just because their choices that followed by the Board of Regents? They should wait for their turn to become chosen as members of the Board of Regents so that they can vote. They are destroying a government property just because they can't accept defeat. Jail them! Expel them! Nakakahiya kayo! Sila ba ang pinupuntahan ng mga taxes namin? Mas maraming matitinong kabataan ang gustong makapag-aral, mabigyan ng magandang kinabukasan ang sarili at ang pamilya, at makatulong sa lipunan sa tamang pamamaraan. Dapat tanggalan talaga ng libreng tuition fee yan. Walang mawawala kung aalisin yan sa UP. Sayang ang perang ibinibigay ng mga taxpayers sa mga yan. Huwag sana kayong matakot sa mga yan. Hayaan nating mapundok sila. Ano ba ang nangyayari dyan sa UP? Bakit hindi ine-expel ang mga estudyanteng harap-harapan ang nagpapakita ng suporta sa mga makakaliwa? Dapat bigyan ng leksyon at sampahan ng kaso para madala. At dapat mawala na yan sila dyan sa ating pambansang universidad. Nakakahiya kayo ng mga estudyante na pinapaaral kayo ng libre.
Maging ang tanyag na vlogger at history researcher na si Tayatan ay tumaas rin ang kilay sa mga estudyante. Aniyab matalino ang naging pasa ng UP ukol rito. Binatikos rin niya ang pagiging hipokrito umano ng mga ito na ayaw nila sa diktador, gayong sila-sila rin naman aniya ang tunay na nang didikta. Pananapak pa niya, UP Diliman Protest. The problem with the UP Diliman Protest is that a subgroup called activists wanted a Marxist or leftist chancellor to represent the UP community. While they are entitled to their choice and opinion, the Board of Regents made a wise decision of electing UP Law Dean Edgardo Carlo Vistan II as the next UP Chancellor. UP is perceived as a liberal institution and predominant leftist ideologies. The reality is, only a subgroup of students qualify as activists or leftists. Activism is simply a subculture in the campus. It does not represent the entire community. The UP community is diverse. The noisiest, leftist crowd is more or less just 5%. The rest are focused on their studies and preparation for their career goals, subscribe to other ideologies, or can't be bothered. UP has been a refuge of opinionated student activists in the country because of academic freedom. But the activists have endorsed themselves as the representative voice of the entire UP community. If you disagree with them, you will run the risk of being silenced or being accused of hindi taga-UP. Galit kayo sa diktador, pero kayo mismo ang diktador. And when the so-called activists graduate, they go on to work for the biggest conglomerates in the country, go abroad for greener pastures, run for office or work for the government, and become part of the system they hated. Or become business owners who would rather hire independent contractors than employ workers and play all the employees' benefits that come with it. So much for being Marxists. All I can say is, activism is fleeting. Hypocrisy is forever. Barbaric, stupid, rabid, all emotions, zero reason. No wonder madaling ma-brainwash dahil hindi muna pinag-iisipan ang desisyon ng Board of Regents. Paranalampak ng naturang vlogger. Paliwanag sa mga kabataan na siguro naman makikita ng mga kabataan mali talaga yung ginawa nila, yung vandalismo, yung pagpipinta doon sa varnish na magandang pinto yun eh. Yeah. Very big door na varnish number 2, yung pagtulak doon sa pintuan, anong gagawin nila? Kung makapasok sila, anong gagawin nila? Just mali din yun. Diba? May mga paraan para maghain ng iyong protesta o yung iyong hindi pagkagusto sa decision ng Board of Regents. Pero pinal yun. Kung illegal yung ginawa ng Board of Regents, eh magdemanda sila. Pwede may korte tayo sa Pilipinas. We are a nation of laws. So, alam mo, Lorraine, ang isang sasabihin ko siguro sa'yo, yung proseso ng pagpili ng Chancellor, sila nakaisip niyan. Kasi nung araw, ganito yan Lorraine, nung araw, ang UP President ina-appoint ng Presidente ng Pilipinas. Yes. Nung araw, yan, si Onofre Corpus, si parang, pagkatapos Anggara. Dahil pinuprotesta mo, Anggara yata, nag-regent na nun eh, nag-election na rin nun. Pero yung prior to him, si Noel something, yung sumunod kay Onofre Corpus, mga ano yan, even before, prior to Onofre Corpus, it is the President's choice. Kasi nga, National University natin yan eh. So, kung sinong gusto ng Presidente, yun ang itinatalaga. Appointed official kasi yan. Pero pinilit nila na i-democratize. Ano ibig sabihin ng democratic? May proseso. So ginawa yung proseso yan, inilagay ang proseso na yan sa UP Charter. At sinunod dito sa pag-appoint nitong Chancellor. Eh bakit kayo magwawala ngayon? Anong masasabi niyo ukol rito, mga kababayan? Just comment it down below sa comment section and give a massive thumbs up kung nagustuhan mo ang paksang ating tinalakay. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood.